Buhiin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikim ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog, Euphrates. Isa sa mga ito si Tari, na ama ni Abraham at ni Nakur. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inaanak at inapo. Naging anak niya si Isaak at naging anak naman nito si Isayo at si Jacob. Ibinigay ko kay Isayo ang kaburula ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at Aaron, at sa tulong ng mga himalay pinaghirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan
ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat ang inyong mga ninuno'y nananalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binakan nila kayo at pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Sipor, at sinugo niya sa Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Pariseyo, Kananeyo, Heteyo, Herheseyo, Hebeyo at Heboseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kaniyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kaniyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kaniyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanggapin
sa taon nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lipo ay magandang umaga sa inyong lahat. Isa po sa napaka-init, sigurong issue, pinag-uusapan sa ngayon, lalo tigit dito po sa Pilipinas, ay merong kaugnayan sa kasal ng mag-asawa at marami ang mga iba't ibang issue na lumalabas. Kasama na dyan ang pagpapasok ng batas tungkol sa diborsyo. Pero mga minamahal na mga kapatid, hindi yon ang aking ibabahagi sa inyo sa umagang ito sapagkat napakalawak ng usaping ito at isang napaka-sensitibo na usapin. Ang aking at maganda nating pagnilayan sa umagang ito ay ang tungkol sa katapatan sa Diyos at sa kapwa. Sa unang pagbasa na pakinggan po natin, isinalaysay ni Josue yung ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Isinalaysay niya kung papaanong nabuo ang bayang Israel at kung papaano sila inalipin sa Ehipsyo at kung papaano sila inialis ng Diyos at ginabayan doon sa disyerto. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkakasala ng mga Israelita sa Diyos, ang kanilang infidelity, ang kanilang unfaithfulness sa Diyos, ang Diyos
ay nanatiling tapat sa kanyang pangako sa kanyang bayang Israel. At sa ating mabuting balita, ang tinutukoy ni Jesus at ipinapakita niya sa isang mas malawak na perspektibo ay ang katapatan natin sa Diyos, ang katapatan natin sa pangako natin sa Diyos, kasama na ang pangako ng mag-asawa sa harapan ng Diyos. To be faithful to each other. Mga minamahal na mga kapatid, yan ang gustong ipakita sa atin ng Diyos. Makita muna natin kung gaano ang Diyos ay naging tapat sa atin. Sa ating buhay, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na tayo ay kanyang mga anak, na tayo'y kanyang gagabayan, na tayo'y kanyang aalagaan. Ang tanong sa atin, paano natin inaalagaan ang katapatang ito ng Diyos? Paano natin ito sinusuklian, ang katapatan ng Diyos sa atin? Siguro ho, sa ating buhay, nararanasan natin, minsan nakakaramdam tayo, ako ho'y naging unfaithful sa Diyos. Hindi ho ako naging tapat sa Diyos. Huwag ho tayong matakot. Huwag tayong panghinaan ng loob. Sapagkat ang Diyos ay palaging bukas ang kanyang kamay para muli tayong tanggapin at muli magsumikap na maging tapat sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon hong tayo nasa banal na pagdiriwang ng banal na misa, panalangin natin sa Diyos na sa kabila ng ating mga kahinaan bilang tao, sa kabila ng ating mga infidelities, sa kabila ng ating mga unfaithfulness, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat Siya'y nananatiling tapat sa atin. At gayon din, ipanalangin natin ang ating mga sarili, sana tayo rin ay maging tapat sa Diyos. Maganda hong tingnan natin yung ating naging buhay. Mag-reflect tayo, ano ba yung pagiging tapat ng Diyos sa aking buhay? At doon natin makikita totoo na ang Diyos ay tapat sa atin. At ang panawagan sa atin ng Diyos, maging tapat din tayo sa Kanya. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi na at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaniyan. Langit na kay napupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang napalito mo. Siyang nagmulat sa bulan, sa sila'y ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuho, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming arsobispo at ng tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan pagkailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay mo. Maging bayan mong ilip, isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinig at naging alak. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami na'y maging sangkap sa pagbuon nitong bayang liyan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugad. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y magstayo po lang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa banal na sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang clay go or clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa 22 ng Agosto, Martes po yun, ay pansamantala pong walang misa sa ganap na 2:00 ng hapon bilang daan ng Soltari event na gaganapin dito sa pambansang Dambana. Ikapito, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang operasyon ng cyst o bukol at cleft lip or binghut sa pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 at hanggang 150 pasyente lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tulada nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Thank you. Mayo na tipayan, kanyang pagkalingatabang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.